hiwalayin at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayo sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming dinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang iyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmumula ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman
at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Sa Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yung lahat sa digdig. Ang puwan ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saloy ng mga lira, iparinig yon tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang trambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang nagayag ng handog niyang pagliligtas, magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genezaret. Pinagkalimpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa may baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang lambat upang makahuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami nang kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi,
lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kaniyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga tagasubaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pagtawag ni Jesus Nazareno sa kaniyang unang apat na mga apostol. At ito pong apat na ito ay sina Simon Pedro, Andres, sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, at mga kasosyo ni Simon. Sila pong apat ay mga mangingisda sa lawa ng Galilea. Noong tinanong po ni Jesus Nazareno kung kamusta ang panguhuli nila ng isda, malungkot si Simon Pedro dahil wala silang huli sa maghapon nilang pagtatrabaho. Kaya't iniutos ni Jesus Nazareno na ihagis nila ang kanilang mga lambat sa tubig. Sa puntong iyon ay agad-agad dumami ang mga isdang kanilang nahuli at umabot pa sa puntong lulubog na ang kanilang bangka sa dami at bigat ng mga isdang kanilang nahuli. Dahil sa nakitang kababalaghan na ito ni Simon Pedro sa napakadaming isda na nahuli, sinabi ni Pedro kay Jesus, nalayuan siya sapagkat siya'y isang makasalanan. Ngunit ang tugon sa kaniya ni Jesus, sumunod ka sa akin, huwag kang matakot at ikaw ay mamamalakaya ng tao. Kung inyo pong mapapansin, simple lamang ang mga pinagmulan ng mga apostol. Hindi po sila mga hari, hindi sila mga prinsipe, at hindi sila ang mayayaman sa lipunan. Masasabi nating ang mga apostol, mga ordinaryong tao. Sila ay mga ordinaryong mamamayan na ang nais sa buhay ay maghanap buhay at mamuhay ng simple. Bagamat simple ang kanilang pinagmulan, pinili at tinawag sila ni Jesus Nazareno. Ibig sabihin, hindi sa kanila nagmula ang kusang paglilingkod. Ang pagpili ay mula kay Kristo. Ang pagtawag ay mula sa Diyos. Ang pagsang-ayon o pagtugon ay mula naman sa tao.
Wala sa mga apostol ang nag-volunteer o nagpresenta upang makasama sa misyon at gawain ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Hindi rin po sila pinilit ng ating Panginoon. Kaya nga't sinasabi nating ang pakikiisa sa misyon ni Jesus ay daan at paanyaya tungo sa tunay na kabanalan. Ang mga apostol, inanyayahan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno upang sila ay mahubog sa pamamagitan ng pakikinig, ng pag-aaral at lubusang pagsunod sa kautusan ng kanilang guro. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay ngang masasabi natin na puso ang basihan ni Jesus Nazareno sa pagpili ng kaniyang mga alagad. Ang mga apostol, lahat po sila, sa latman, sa yaman ng mundo, ngunit may puso namang handang makinig sa kalooban ng Diyos. May puso silang handang maglingkod para sa kapwa. May puso silang handang dumamay at magsakripisyo. Kaya't ang paalala po sa atin sa araw na ito, kung nais din nating maging mga alagad ni Jesus Nazareno, nararapat lamang maihanda nating mabuti ang ating mga puso. Handa rin tayo dapat mamatay sa ating mga sarili. Handa tayong maglaan ng ating buhay at panahon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Dahil ang habilin ni Jesus Nazareno ay hindi upang magpayaman tayo sa pera at ginto, kung hindi magmalakaya tayo ng mga tao. Sa ating pakikipag-isa kay Jesus Nazareno, iligtas natin ang ating mga kapatid na naliligaw ng landas upang sila rin masilayin nila ang liwanag ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, noong sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, halikayo, sumunod kayo sa akin. Tinatawag rin niya tayo sa kaniyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang pananalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong pananalangin at sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at lahat ng tinawag upang mamalakaya ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis sa lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay, manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos, manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya
ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon, manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala, manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak. Siya na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord,
If you wish me to be faithful to you, oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.